Napakahalaga ng pagsasaliksik ng kaalaman. Sa pamamagitan nito ay nalalaman natin kung paano natin sambahin si Allah. Ha? Na ito yung goal kung bakit nandirito tayo sa mundong ito. Sinabi ni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At wala akong dahilan sa pagkakalikha ko sa mga jin at mga tao, maliban na lamang na upang sila ay sumamba sa akin. Ito yung sinabi ni Allah, pagsamba. Ito yung goal natin kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Ngayon, kung bakit nasa merkado tayo, kung bakit tayo namamalingke, kung bakit tayo nagtitinda, kung mayroon tayong mga business, mga business pinagkakakitaan dyan, yan ay paraan natin para tayo ay mabuhay, para masamba natin si Allah. So ang mga ito, paghahanap buhay, kung bakit tayo nagtatrabaho, ito ay bilang pagkukumpleto sa mga paraan para masamba natin si Allah. So ang objective natin ay pagsamba. So paano natin may sasakatuparan ang pagsamba na ito, mga kapatid? Andun na tayo, alhamdulillah. Nakilala natin ang Diyos na tagapaglikha. Nakilala natin ang Diyos na karapat dapat nating pag-alayan ng pagpapasalamat, pagdadakila, pagpupuri. Yun ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ginabayan niya tayo. Ngayon, paano natin siya sasambahin? Sasambahin natin siya sa kaparaan ng ikinalulugod niya. Sa kaparaan ng ipinapahintulot niya. Hindi sa parang gusto mo. Hindi sa parang doon ka kampante. Bagkos sa kaparaan ng ikinalulugod ni Allah. Kaya kailangan natin magsaliksik ng kaalaman. Magsasalaka. Dapat yung pamamaraan ng pagsasala mo ay doon sa kaparaan ng ikinalulugod ni Allah. Kaya dapat saliksikin natin ang kumpleto, detalyadong pamamaraan, mga lituntunin ng pagsasala. Ikaw ay mag-aablusyon. Ikaw ay magwudo. Dapat magwudo ka ng alinsunod sa ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan mong pag-aralan ng fiqh. Pag-aralan mo ang mga alituntunin, mga batas, detalyadong kapamaraanan ng totoong pag-aablusyon, totoong pagwudo, pag-aablas na alinsunod sa ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi natin pwede sambahin si Allah nang naaayon lamang sa ating kaparaanan o kaya kagustuhan, desire na hindi alinsunod sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yan ang dahilan kung bakit nangaligaw ang mga taong ito. Dahil sa nag-imbento sila ng pagsamba na hindi alinsunod sa kaparaan ng ikinalulugod ni Allah. Sa tingin niyo, alinsunod ba sa kaparaan ng ikinalulugod ng Diyos? Yung kantahan sa loob ng simbahan, pagpapakita ng aura sa loob ng simbahan, paghahawakan ng babae at ng lalaki sa loob ng simbahan, alinsunod ba yan sa kaparaan ng ikinalulugod ni Allah na itinuro ng mga propeta? Hindi. Si Jesus Christ o kaya si Isa sa atin ay nagpatira pa, nagsujud. Subhanallah, ito pala yung kaparaanan ni Jesus Christ, ang pagpapatira pa sa pagsamba niya sa Diyos na kanyang kinikilala si Allah. Ganon din ang mga propeta, sila ay nagpapatira pa bilang sukdulang pagpapakumbaba sa Diyos na kanilang kinikilala at sinasamba. So ito yung katuruan ng mga propeta. Ito yung katuruan ng mga propeta, sila Jesus Christ, sila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Ito yung katuruan nila. Pero anong ginawa ng mga taong ito? Nag-imbento sila ng mga pagsamba na alinsunod sa kanilang desire. Alinsunod sa kanilang gusto. Kaya tayong mga Muslim na ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, obligado sa atin na pag-aralan ang Islam. Dahil sa pamamagitan nito ay maisa sa katuparan natin ang objective kung bakit tayo nandirito sa mundong ito nang naaayon sa ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alayna illa
al-balaghul mubin.